Tama. Marcia, pwede bang ikaw ang magpaliwanag nito? Ariel, alam mo bang si Leticia mismo ang nagsabi kay Fernando na inalok siya ng komisyon? Sa madaling salita, lahat ng nasa kaset na yan, sinabi na niya rin kay Fernando. Si Marcia, narinig ang confession ni Leti, ha? Hindi ko ito gawa-gawa lang, ha? Napapagod na talaga ako sa'yo, Ariel. Alam mo ba yon? Hindi ko na kaya yung pang-iintriga, pag-akusa mo. Pwede ba? At higit sa lahat itong ginawa mong ito, sa totoo lang, hindi ito nababagay sa isang lalaki na sa posisyon mo. Nakakatawa. Para maisali sa mga maliliit na bagay, para pagdiskita mo ang isang assistant lang, di ba? Huwag mo akong maliitin, Fernando. Hindi ako interesado sa kanya. Gusto kong protektahan ang kumpanya para sa mga kalokohan mo at sa mga kalokohan ng mga tao nagtatrabaho sa'yo. Gumawa ka ng bitag para kay Leti para makita kung babagsak siya. Hindi ito isang bitag. Totoo ang lahat. Ah, totoo ba? Oo naman, totoo yung business. Nagkasundo na kami noon. Pero ikaw at ang walang hiyang si Ulate ang may kinalaman dito. Tapos, sasabihin mo sa akin yung tape na yan, coincidence lang? Ha? Bakit yung ni-record? Inabot lang to ni Ulate. Ah, may sabuhatan ngayon sa pagitan ng Sinren at si Ulate. Buti pa, pakausap na. Tawagan mo nga ngayon si Miguel Robles, utang na loob. Gusto kong malaman kung ano ba to. Hindi alam ni Miguel Robles sa tungkol sa tape na to. Nagtanong si Ulate, ni-record yung tawag. Yun lang yun. Wala namang usapan na gagawin nyo sa pagitan nilang dalawa. Ngayon, kung gusto mong gumawa ng iskandalo, sige lang. Natutuwa ko dahil sinabi sa'yo yun ang assistant mo. Pero hindi mo pa rin maaalis sa akin ang sabihin sa'yo tungkol sa mga nangyayari rito sa kumpanya. O anong gusto mong gawin ko nung nakuha ko yung kaset, ha? Manahimik na lang sa isang tabi? Ayoko nun. Alam mo, kung yan ang kaso, natutuwa ko dahil nag-aalala ka na huwag kaming mapaligiran ng mga taong kagaya nila. Totoo, hindi ba? Ha? Ang bait mo talaga. Pero alam mo ba, hindi ako naniniwala sa kabaitan mo, pare. Nag-aksaya ka ng oras para pumunta, naghintay ng matagal, ngumiti habang pinakinggan mo yung recording, hindi, sobra-sobra, ang pag-aalala mo, pare, ha? Kailan mo ba ako mababayaan, ha? Ha? Ah, Leti, mabuti nandito ka. Tawagan mo si Omar Carvajal, sabihin mo, kailangan ko siya dito, ha? Ngayon din kagad. Sir Fernando. Bakit? Pasensya ka na sa nangyayaring gulo. Narinig ko po yung sagutan ninyo ni Mr. Villaruel. Masama ang pakiramdam ko, parang nakaka-guilty. Alam mo, mabuti na lang sinabi mo agad yung nangyari dahil kung hindi, hindi lang ito lalala. Pero sobrang lalala ito. Pero tapos yun, Leti. Tama na, wala na yun. Hindi, sir. Magbibigay na pa ako ng resignation. Ano? Ano ibig mo sabihin magre-resign ka? Utang na loob, Leti, wag! Ano ba sinasabi mo dyan, ha? Hindi mo to magagawa sa akin, ha? Tapos ang usapan! Wala na yun! Hindi po yun sapat sa akin, Sir Fernando. Dapat sinabi ko na sa inyo simula pa lang, mula nung araw na inalok ako ng komisyon. Magaling, Leti, pero nasabi mo na yun eh. Hindi mo pa tinatanggap yung pera, yun ang napaka-importante. Eh, anong problema? Wala na akong tiwala sa sarili ko, sir. Ha? Nawawala na ako sa sarili at sa limitasyon. Iniisip ko na nga kung ano magiging buhay ko sa dami ng perang yun. Sir Fernando, hindi na ako si Leticia Padilla, maniwala kayo. Hindi ko alam kung anong nangyari, muntik ko nang lokohin yung taong importante sa akin. Muntik ko nang lokohin ang aking papa, ang aking pamilya, at lahat ng ibinigay ng aking mga magulang. At pati na rin po, kayo, sir. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Sir Fernando, kaya gusto ko na mag-resign, gusto ko na umalis. Alam mo ba, hindi kita papayagan. Yung Leticia Padilla na kilala ko ay nagsasalita ngayon sa harapan ko na may taglay na sinseridad. Siya yung taong si Leticia Padilla, hindi yung computer, yung pinagtatawanan ng lahat, yung taong nasa kuweba lang niya palagi, hindi. Siya yung Leti, na meron din namang kahinaan kung minsan. Ayoko ng perfectong babae, Leti. Ayoko. Kailangan ko rin ng taong nahuhulog minsan sa temptasyon. Pero meron din namang kakayahan at integridad na inaalala. Higit sa lahat, ang tignan ng mga prinsipyo niya. Hindi, Leti. Hindi mo ako niloloko. Sa katunayan, nakalusot ka sa pagsubok. Hindi lahat ng mga nagtatrabaho dito sa concepts nakakapasa. Matutuwa ako dahil inisip mo rin ako para magawa yun. Ngayon, alam ko na talaga
kung sino ka. At alam mo ba, ngayon, para sa kaalaman mo, kailangan kita dito sa opisina, ha? Salamat, Sir Fernando. Wala yon. Punasan mo na luha mo, huwag ka nang umiyak dyan. Tawagan mo na si Omar, sige na. Opo, sir. Sige, lakad na. Opo, sir.